ko po at si Nanay Belen, naging sobrang bait nila sa akin. Na kahit na hindi nila ako tunay na anak, pinaguyod pa rin nila ako. Tigit sa lahat, tinuruan nila ako kung paano mangarap. Kaya sobrang inspired po talaga ako sa inyo. Kasi kahit na gaano kalaking trahedya yung dumating sa inyo, nakayanan niyo pa rin. At naging sobrang successful pa rin po kayo. Ako rin. I lost a parent. Yung tatay ko. A stepmother. A stepbrother. My sister. At ang anak ko. Nawala din ang anak ko nang dahil sa trahedya. Maria, amor. Ako kaya? Sino kaya yung magulang ko sa kanila? Hindi mo sila nakilala? Wala kang alaala sa kanila? Minsan, meron mga naaalalang biglaan. Pero, hindi ako sigurado kung alaala po ba yun o baka naman imahinasyon ko lang. So, sobrang gusto kong may maalala. Buhay lang ang anak ko. Siguro kasing edad mo siya ngayon. Sabi niyo sa mga kumakalat na video niyo. Papang-api daw po kayo, sabi ng mga empleyado. Bakit po kayo nagagalit doon sa dalaga, madam? Ito na ang una at huling beses na magsasalita ako. There's always two sides to every story. Ginawa ko lang ang ginawa ko dahil isa akong ina. Kung sa tingin ninyo nagkamali ako, so be it. Pinapahalagaan ko lang ang anak ko. Gaya ng pagkapahalaga ko ng mga tao sa Punta Verde. I just did it for my son. Ina, if I may ask, wala ka bang sinisisi sa nangyari? Aksidente po, di ba? Nagkalindol. Ang ibig niyo po bang sabihin yung pagpapasabog ng bundok, ang bena siya na mines. Minsan, naiisip ko po na siguro kung hindi sila na ganun sa minahan, hindi siguro gumuhoy ang lupa ng lumindol. Yet you still work for the Buenavistas. And you seem very close to Angelo. Eh, siguro natutunan ko lang po kasing alisin sa isip ko yung mag-isip ng mga ganung bagay. Ang turo po kasi sa akin ng tatay ko, paano makikita yung hinaharap kung lagi kang titingin sa nakaraan?
At wala rin naman po sa matutulong kung magtatanim lang ako ng galit sa puso ko eh. At alam niyo po si Gob, wala siyang ibang ginawa sa amin kundi puro kabutihan lang. Kaya hinahangaan ko rin po siya kagaya ng paghanga ko po sa inyo. Halika na, Ina. Ihahatid na kita. Gusto ko lang sabihin na sana kalimutan na natin yung nangyari sa relaunch ng Casa Corazon. Yes, please, Angelo. At sana, ma, huwag ka na rin magalit kay Ina. Huwag mo na siyang paginitan ng ulo. Ma, gusto ko sana maging mabait ka na sa kanya. Kasi, mahal ko si Ina. At niniligawan ko na siya. Chance sa Ina na patunayan sa'yo na mali yung iniisip mo. I'm so proud of you. You remind me of myself when I was younger. Pa, ano ibig sabihin niyo dun? Na si kuya mo, magaling pumili ng babaeng mamahalin. Galing sa mabait na pamilya. Kaya ako, boto ako kay Ina. Basta ako, you have my full support. Ako din, kuya. Gusto ko si Ate Ina para sa'yo. Ma, di ba galing ka rin naman sa hirap noon? You of all people know that this kind of relationship ay pwede mag-work. Angelo, para sabihin ko sa'yo, isa akong salameda bago pa ako maging Buenavista. Nasa dugo ko na ang pagiging mayaman, kaya wag na wag mo akong makukumpara sa babae mo yan. Ginagawa ko to. Pinoprotektahan kita dahil mahal kita. Ma, please. Kung mahal mo talaga ako, magiging masaya ka para sa akin. Tsaka matanda na ako, ma. Kaya ko na sarili ko. Hindi ka ba pwede maging masaya para sa akin? Susubukan ko. Kita ko ulit si Miss Powers. Alam mo, nung kausap ko siya, ramdam mo talaga na grabe ang bait-bait niya. Naku, naku, bestie. Sana maging bestie ko rin siya. No, pero siyempre, kayo original bestie ko, di ba, bestie? Naku, bestie. Dami ko makain ngayon dito, di ba, bestie? Claudia, payagan mo na si Angelo sa gusto niya. Oh, sige. Maggaling-galingan ka sa anak mo. Botong-boto ko kasi kay Ina. Ano ba problema mo kay Ina? Ano ayaw mo sa kanya? Mabait yung bata, may pangarap, masipag. Eh, hindi ko alam. Eh, hindi ba pwedeng ayoko lang siya? Ayoko siya para sa anak ko. Ayoko siya in general. No, there must be a reason kung bakit ayaw mo sa kanya. O bakit talagang ayoko lang sa mga kusinera? Angelo, kung ang iniisip mo yung tungkol sa mama mo, huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Sanay na ako kay mama pa. So kung hindi yung mama mo, may problema ba sa kasa? Kay Ina? Di pa raw siya handa eh. Pero ako naman, handa naman akong maghintay. Pero... Pero mahirap palang maghintay. Patiently. Parang gusto mong pabilisan ang proseso. Parang gusto mong makuha yung gusto mo agad-agad, ngayon na. But that's one of the things I like about Ina. Her sense of
responsibility, her sense of maturity. You know, maybe she's even feels responsible for your feelings. Baka natatakot siya na masaktan ka pag nagdesisyon siya ng padalos-dalos. You know, sometimes love can be intimidating. Especially when there are so many external factors to consider before you allow yourself to give in. Baka kasi may masaktan na ibang tao. Alam kong matatag ka. At hihintayin mo si Ina. For now, ang magagawa mo lang is maging laging andyan para sa kanya. Madam, tungkol kay Ina, mukhang kailangan mo ang pigilan. Ano bang sinasabi ng baraha? Mukhang si Ina ang hadlang sa tagumpay mo, madam. Siya ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Yayaman ba si Ina? Madam, yan ang sinasabi ng baraha ko. Alam mo, ikaw ko rin, minsan ayoko nang maniwala sa mga hula mo eh. Parang minsan ginagawa mo na lang para inisin ako eh. Madam, seryoso ako. Kailan ba naman ako nagkamali ng mga hula sa'yo, madam? Ngayon, pakiramdam ko mali ka. Pinagtitripan mo ako eh. Hulaan mo na lang ako ano mangyayari sa akin ngayon. Madam, mag-iingat ka paglabas mo. May danger. Sir Angelo, ito na po. Pangako ko sa'yo, panghahawakan ko. Magbago man ang ikot ng mundo, hindi ako magbabago. Sigaw ng damdamin, sana iyong dinggin. Pag-ibig ko iyong angkinin, tibok ng puso'y alamin. Sana'y mapansin ang puso't ang damin. Mga matang parang bituin, sa'kin ay nagniningin. Mark, ipa-deliver mo to sa bahay ni Miss Powers. Bakit, go? Basta, yung nangyari nung isang araw. Which is? Mark, kung hindi ka available, si David na lang gagawa. Sure, go. Hindi, go. Ako na. Pasensya na po. Medyo stress lang lately. Just make sure madala yun sa bahay ni Amor. Tinatanong na ako sa taas. Nangihingi na ng update tungkol sa pinagawa namin sa'yo. Ano, may nakikita ka na bang kahinahinala kay Madam Claudia? Eh, yun nga ako, sir. Medyo mailap si Madam sa kalimitado yung bilang driver niya eh. At gagawa naman ako. Sir, sige, tatawagan ko na lang ako kayo si Madam Patadol. Sige. Nakaspak. I'm really sorry for doing this to you. But you're fired. Bestie. So, ano tong drama-dramahan na iwa-iwasan na yan, ha? Nag-desisyon kami na pagilan muna kung ano yung mga nararamdaman namin. So, wait lang. So, nag-break kayo na hindi pa nagiging kayo. Ano to? Naguguluhan ako. Ang gulo. Hindi, basta. Basta, magkaibigan pa rin kami, pero hindi nakagaya ng dati. So, ano nga? So, anong, ano? So, break kayo?
Baka kung pwede magtrabaho na lang muna tayo? Ah, hindi. Sige. Madam, ba't niyo ako sinisisante? Bakit? Kasi isa kang makaspak. At ayoko ng kahit na anong may connection pa sa inyo. Alam mo naman siguro ang nangyari, hindi ba? Ano yun? Ay, ang galing. Maang-maangan siya. Dahil to sa kapatid mo. Dahil nabubwisit ako sa kanya. Buwisit siya sa buhay ko. Siya. Siya ang dahilan kung bakit wala ka ng trabaho ngayon. Madam. Madam! Pag-iingat ka paglabas mo. May danger. Madam, ayos lang ba kayo? Mukhang si Ina ang hadlang sa tagumpay mo, Madam. Siya ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Ay, Ina! Ito nga pala yung pinapabili ni Sir Lulu. Ikaw na daw bahala magsabi kay Chef Jen. Angelo! Dahil yun yung mga request ng guest niya. Okay? Hi. Oh, isa sa mga prizes ko ang free stay dito, diba? Valid for 1 year. Ito, ina-avail ko na. Gusto ko na nga mag-swimming eh. Oh, pwede naman. Doon yung pool and doon yung beach. Ah, okay. Angelo, can you help me take this bestie, off? Bestie, sa letter B, eh. Bruha. Please. Ito, dito lang. Okay na. Thank you. Makapag-swimming na nga. Pampagaan ng loob. Ika, sumama ko. Tingnan mo. Tingnan mo. Bestie, yan ang sinasabi ko eh. Yang si Sir Angelo, maraming nakaabang dyan. Naintindihan mo ba? Ito ha. Hashtag Bestie Advice 103. Huwag mong bibitawan ang ayaw mong makitang hawak ng iba. Kamusta na ba kayo ni Angelo? Siguro, hindi pa po ito yung tamang panahon para sa aming dalawa. Ay, nakalika nga nito. Basta anak, lagi mong tatandaan ha. Mahal na mahal ka namin. At andito lang kami lagi-lagi para sa'yo, ha? Kasal na tayo. Sige, mahal. Kailan? Now? Bukas? Mamaya? Soon? Ewan ko. Basta, kaagad. Di ba ito yung gusto mo? Na iwanan na natin itong Punta Verde. Alis na tayo. Lumayo na tayo dito. Iwan na natin lahat. Nakaraan natin. Kung kahit ano. Gusto lang kita makasama na. Sige, mahal. Gawin natin yung gusto mo. Kasi alam ko namang wala kang gugustuhin na ikakapahamak natin, di ba? Paano makikita yung hinaharap kung lagi kang titingin sa nakaraan? Wala rin naman po sa tulong kung magdatanim lang ako ng galit sa puso ko eh. Miss Bowers? Mark, what are you doing here? Did I not tell you? Yes, miss. I know. But Gov asked me na ibigay sa inyo ng personal to. Mm-hmm.
Bakit pa rin doon sa nangyari kagabi? Miss? Still from the same sender? It's from the governor. Baka sa kanya rin galing yung mga dumarating dati. Ngayon nagpadala si Gov ng bulaklak. It's okay. I got it. Dami naman kasi nakakalanta rin eh. Anak pa ni Madam. Hindi ko na nahiya, Ina. Lahat naman binibigay sa'yo. Bakit pati anak nila? Caloy. Kumakain tayo. Kumalma ka. Walang kasalanan ng kapatid mo. Eh, yung trabaho ko naapektuhan eh. Kuya, iniiwasan ko naman si Angelo eh. Pag nalaman niya ni Madam Claudia, sigurado babalik ka na sa trabaho. Nakita talaga ng utak mo, no? Wala na. Nangyari na, hindi mo na mababawi yun dahil puro kalandian niya ginagawa mo. Uy, Caloy! Eh, naipapano yung trabaho? Hala na! At huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo! Hindi mo na nare-respeto ang pagkain. Nandito ako para kausapin kayong lahat. Lalo ka na. Nakastorbo ba ako? Magandang gabi po, Madam. Kain na tayo. Kung iniisip nyo, nahihingi ako ng tawad sa nangyari noong isang gabi. Hindi ko yun gagawin. Dahil yung bag na binigay ni Amor, hanggang ngayon nagmamantika at amoy pagkain pa rin. Katapos mo rito, tawagin mo si Adam, ha? Ay, sige pa. Maraming pa akong papagawa sa kanya. Ay, iligpit ko lang po. Sige. Lou. Sir. Andito si Mama? Opo, sir. Asan? Nasa mga makaspag po. Nandito ako para sabihin sa inyo na kapag may nagpunta dito para interviewin kayo, ikaw, huwag na kayong magsalita. Kahit na sino pa sila. Huwag yun ang palaki ng issue, pwede ba? Tanungin nyo na lang na utang na loob lahat ng magagandang ginawa ng asawa ko para sa inyo. Ma, ang ginagawa mo dito? Wala. Nag-uusap lang kami. Para iwas conflict. Aalis na ho ako. Madam! Madam Claudia! Madam! Pakinggan niyo lang ho ako, Madam! Ano? Sino? Ay, makaspak, hindi pa ba malinaw yung mga sinabi ko? Parang awa nyo na ho, Madam. Ibalik nyo na ako sa trabaho. Hindi ko kasi pwede mawala yung trabaho sa inyo eh. Oh, eh, bakit naman? Pwede ka naman magtrabaho sa iba. So, anong sabi ni Mama sa inyo? Wala naman. Sinabi lang niya na huwag nang palakihin yung issue pag tinanong ng ibang tao. Kung wala ka na ibang tanong, pasok na ka sa loob. Ina. Ina, sorry. Sorry kasi hindi ko napapanindigan yung mga sinasabi ko. Ngayon pa lang parang binibiyak yung puso ko na hindi tayo nag-uusap eh. So kahit nakikita kita, anong namimiss pa rin kita? Konting taste na lang. Kaya natin to. Sige, Angelo. Pasok na ako.
ayos kayong boss, madam. Sigurado kayo sa gusto nyo. Kaya sige na, madam, pabalikan nyo na ako sa trabaho. Lahat ho gagawin ko para sa inyo. Alam nyo, sa totoo nga lang ho, matagal na akong asar dyan kay Ine. Inalayas na nga ho namin mag-asawa yun dati. Madam, kakampi nyo ako. Wala akong pakialam dyan sa pamilya ko. Sige nga. Subukan natin yung sinasabi mo yan. Lahat ho gagawin ko para sa inyo, madam. Ang gusto ko, mapalayas ang pamilya mo sa ari-arian ko. Magpakalayo-layo sila. Sa akin at sa pamilya ko.